Magandang araw! Welcome to Auntie Cecil TV! Department Order ang DOLE. Department Order 226 Guidelines on the Validation Process by Philippine Labor Offices or POLO, validation ng vaccination cards, documents of fully vaccinated returning overseas Filipino workers. Pursuant to the Interagency Task Force or IATF Resolution Numbers 123-C and 124-A. Okay. So, bisan na po natin. Siyempre, ang coverage nito ng validation na kayo ay nabakunahan na ay para sa mga OFWs lamang po. So, paano pag hindi OFW? Siyempre, sagutin din po natin yan. Kung ikaw ay hindi OFW at kompleto ka ng bakuna, mula sa inyong, kung ikaw ay napakunahan, ang kailangan mo lang po ay dalhin nyo yung International Certificate of Validation or ICV. International Certificate of Vaccination. Yan, International Certificate of Vaccination or ICV. Yun yung ibinibigay po ng inyong host country kung kayo ay napakunahan na. Ipakita nyo lang yan dito sa Bureau of Quarantine sa ating paliparan. Kayo po ay 7 days na lang din ika-quarantine. Okay? Sa mga hindi OFW. Pero kung OFW ka, kailangang ma-validate ng polo ang iyong vaccination. So, simulan na po natin. Number 1, sino ba yung mga fully vaccinated individuals na OFW? Kung 2 dosage yung iyong bakuna, kailangan makompleto mo yon. Kung naka-second dose ka na at umilang ka ng 14 days, kwalipikado ka na. Ibig sabihin nun, kung nag-second dose ka nga sa ibang bansa, pero after 7 days ay uuwi ka, hindi ka pa rin qualified kasi dapat maka 14 days ka na araw mula nung nabakunahan ka. Okay? Saka ka magiging qualified. Kung isang dosage lang naman, yung bakuna mo, katulad nitong sa Johnson & Johnson, oo, yun yata yung isang dosage lang, single dose vaccine, ganoon din po. Kung naturukan ka ngayon, bilang ka ng 14 days, saka ka lang makakwalify. Malinaw na po tayo doon. Okay. Pangalawa, dapat ikaw ay manggaling sa green list country. Ano naman yung green list countries na yon? Pwede nyo pong i-Google, okay? Pwede nyo hanapin sa internet. Ito yung ayon sa IATF, merong 57 countries sa green list. Oh, example lang, Albania, Antigua, Barbuda, Belize. Parang hindi ko kilala itong mga countries na ito, ah. Basta andyan po ang China, Hong Kong, Iceland, Brunei, South Korea, andyan ang Israel, New Zealand, Morocco, Singapore, Taiwan, Vietnam. Okay. Yan ho ah, ang nasa green list. Mukhang wala dito ang Saudi, wala dito ang Kuwait. Parang walang
wala dito ang iba pang bansa. So, again, meron pong green list. Tignan po ninyo, i-google nyo na lang po yung green list countries ng IATF Philippines. Pero ang good news naman po dyan ay, in the future, pwede pong masama sa green list yung ibang bansa. Okay, so naalala po ninyo, di ba, yung hinaing po ng ating mga OFWs, na iparating natin yan kay Pangulo Duterte, mga a week and a half ago, nakita naman po, nag-post tayo ng picture na pinapirmahan natin yung ating helmet kasama si Banatbay, nakausap natin si Senator Bongo, napakinggan na po yung hinaing ng ating mga OFWs na shortened quarantine days. So, 7 days na lang. So, sabihin, okay, yun na nga. So, anong gagawin ni OFW bago siya umuwi? So, di ba, meron na yung mga qualifications. Number one, si OFW ay dapat magagaling sa green list countries. Pangalawa, dapat siya ay fully vaccinated 14 days after nung complete vaccination niya. Pangatlo, kung uuwi na si OFW, siya ay mag-register. Di ba? Meron pa rin po yung ating registration, yung online, yung pa rin yung balikpinas.ph. Pero meron na po tayong online registration. May bago po tayong online registration. Okay? At ang tawag sa online registration na yon ay One Hospital Command. Nababasahin ko ha. www.onehealthpass.com.ph/e-hdc/Hava, no? Pero, ang gagawin nyo naman, sa balikpinas.ph na lang. Kasi, mariredirect lang din naman ito dito sa bagong portal. Yung One Health Pass portal or balikpinas.ph. So, yun po yung dating registration pa rin natin, online registration para sa swab test at ito pang mga impormasyon. Ang itinagdag lang po dito sa balikpinas.ph or One Health Pass portal na website kung saan ikaw ay magrehistro ay yung vaccination documents mo. Okay? So, doon mo i-upload ang iyong document na ikaw ay napakunahan. Katulad ng vaccine card. Diba? Pag napapakuna kayo, merong vaccine card. Okay. At i-sasubmit nyo din ang inyong valid passport or travel document at proof of overseas employment. Ayun. So sabi, the following documents shall be required to be presented by a returning OFW in applying for polo validation. Syempre, kailangan ma-establish na kayo po ay OFW. Kaya nga po, pinapa-send sa inyo yung inyong proof of overseas employment or OWA membership or other proof of employment na pwedeng hingin sa inyo ng polo. Okay? Overseas employment certificate, pwede rin po yung OEC. Ayan. So, yun po. I-upload nyo yan doon sa ating balikpinas.ph registration, online registrations. Ano mangyayari? Makakarating po yung registration nyo sa polo. Halimbawa, di ba taga-Hong Kong ka? Gusto mo umuwi na Pilipinas. So, at least 3 days before kang umuwi na Pilipinas, napakunahan ka na, di ba? 14 days ang nakaraan, nakalipas na, more than 14 days, or 14 days na nakalipas, napakunahan ka na, mag-register ka sa balikpinas.ph. Ilagay mo dun yung mga dokumentong kailangan. Tapos, mag-i-email sa'yo ang polo. Isi-send niya sa'yo ang tinatawag na polo vaccine pass. Okay? Ano yun? Pwedeng hard copy kung pupunta ka dun sa polo natin, pwede ring soft copy kasi i-email na sa inyo. Polo vaccine pass. At yun po yung patunay na kayo ay napakunahan na mula sa inyong green list country. Tapos, yun pong ipapakita nyo sa Bureau of Quarantine paglapag nyo dito sa ating paliparan. At doon po, yun po yung magkakaroon kayo ng ibang protocol. So, di ba normally, 10 days ang quarantine, di ba? Pero kung napakunahan ka, na-verify ang iyong vaccination, meron ka ng polo vaccine pass na ibibigay sa'yo through email ng polo, at ikaw ay galing sa green list country, 7 days na lang ang quarantine mo. So, ang bilang nito, day 1, yung iyong arrival. Sa panglimang araw, ikaw ay
is a swab test. Lalabas ang resulta mo ng day 7. Siyempre, gusto natin negatibo ito. At pag lumabas na ang negative result, sa ikawalong araw, pwede ka na umuwi. At ganun pa rin yung proseso, yung sistema. Kung ikaw ay Visayas or Mindanao, meron kayong mga eroplano na sasakyan na chartered o bayad po ng gobyerno. Para lang sa inyo yan. Kung Luzon area naman, meron po tayong mga bus. Kung gusto nyo magpasundo sa mag-anak nyo at nandito lang kayo sa Maynila, pwede rin. Basta meron kayong kompletong dokumento na hinahanap ng inyong mga LGU, katulad ng LGU acceptance letter, yung mga ganyan. Alright, so, and Lou, naiparating na rin po natin yung problema dyan sa UAE. Apparently, tuloy-tuloy pa rin po ang ban. Pero, good news naman po, dahil according to DFA at OWA, ay meron po tayo mga repatriation flights. So, bukod po sa weekly repatriation flights ng DFA, meron din pong repatriation flight ang OWA. At yun nga rin po yung sinabi ni welfare officer natin dyan na si Sir Melvin na nasa Dubai. Tuloy-tuloy nga po ang assistance na ibinibigay natin. Kung kailangan po ng food, makipag-ugnayan po kayo sa ating Philippine Consulate General dyan. Kung sa Abu Dhabi, sa ating embahada dyan, may food assistance po ang OWA. At yung mga may penalty dahil sa napaso na yung visa, overstaying, inaayos na rin po yan. Nakarating na rin po yan kay DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. So ngayon po, weekly po ang nagaganap na repatriation flights mula sa mga, mula sa UAE at sa Oman, meron din pong repatriation flight. Kaya po, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga embahada at Philippine Consulate General. Zeline Kiseki Concepcion Agustin, sa ubali sa 8th day, pwedeng lumabas. Yes, opo. Sa ikawalong araw po kayo lalabas kasi 7 days quarantine yun. So, kompletuhin mo yung 7 araw. Kinabukasan, doon ka na po makaka-uwi. Chelsea Harold, ilang ma, baka pwedeng i-announce kung kailan, hanggang kailan ang travel ban para hindi kami nagpapabook agad. Hindi ko rin po alam kung kailan po, kung hanggang kailan ang travel ban. Pero pag nalaman na po natin agad yan, i-update po natin kayo. Buagas, Apas, Diodet, tanggalin na yung quarantine. Swab test na lang pagdating ng airport. Hindi po natin yan kontrolado. At ang Pangulo ay nakikinig lang din sa mga health experts. At ito po yung advice ng mga health experts mula sa Department of Health na kailangan mag-quarantine. Kaya, yun po. Sa pag-iingat po tayo.